ito naman naka, ano, multo ba ako, Miss Snooky? Sumakay ako ng barko at hindi ako namasahe sa barko, hindi ako nagbayad. Sir, pwede bang maghugasan ako ng pinga? O bigyan niyo ko any, kahit anong trabaho. Nung baguhan ka, man, paano? O yung ano ka, na-under ka, na-bubuli ka. Kamusta naman ang love life natin? Happy ako ngayon. Magkano monthly? Oh. Ah, ganyan ang expression mo. Sa akin, iba naman yan. Paano? Oh, wait. Di ba parang baby? Dapat nga may, ano dito eh, may Versace. Bakit? Versace on the floor. Ay! Ah. You like it? Ay. At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyahiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hello friends! Welcome back to our channel, the Snooky Serna channel! Oh friends, kung kilala niyo ako, anong favorite ko? Tama! Kape! Coffee holic po ako at mahilig din po ako sa sweets! Pastries naman! Kaya ho nandito ako sa Morie Cafe. Kaya samahan niyo po ako ha, titingin pa tayo ng mga iba pang pastries nila na super sarap! Let's go! Ito naman naka, ano, multo ba ako, Miss Snooky? Nagulat naman ako sa'yo. Anong ginagawa mo naman dyan, Atak? Ano ka ba? Alam ko pupunta ka dito, kaya sinundan kita. Ganun ba yun? Oo, kaya nga nakadamit akong blusang itim eh. Tingin mo. Oo, di ba? Oo, kita mo ba? Sinuot ko para gumanda din ako. Kayaan mo na. Alam ko iniisip mo eh. Okay. Maganda naman. I love you. Alam mo ba, Atak? Totoo lang nga, hindi pa tayo nagkakasama sa pelikula. But I have heard so much about you. Ay, thank you so much. Ano to? Pag-usapan natin. Oy, chika tayo. Pag-usapan nga natin. Over pastries! Oo, oh, diba naman? My friend, ang saya dito. Tama. Anyways, paano ka ba nag-start, friend? Ito yung mga panahon na talagang nangarap lamang ko akumula sa probinsya namin, sa Negros Occidental. Na-discover ako dito sa Manila nung pumasok ako sa isang comedy bar. So nakita nila ako na may talent ako, although na ganitong anyo talaga, alam mo na. Ano anyo yan? Kakaiba. Tapos, nung nag-aaral ako ng college sa University of Iloilo, yung pang-second concept... Ka? Yes. Sobra ka naman makasabi ako. College ka. Ano to? Manatili lamang ako sa grade 6? Sobra ka kahit dandang... Una, alam ko naman. Oh. Hindi ka lang actress joker ka rin. Tapos, yung i-enroll ko dapat sa second semester. Binaon ko papuntang Manila, sumakay ako ng barko at hindi ako namasahe sa barko, hindi ako nagbayad. Kasi nag-volunteer ako doon sa ano, sa marina. Sir, pwede bang maghugasan ako ng pinga? O bigyan niyo ko any kahit anong trabaho para yung ipamasahe ko, gagastusin ko pa sa Manila kasi may ambisyon ako mag-artista. Friend, wala akong masabi ha. Okay. So pagdating ng Manila, ang daming floating hanggang nakita ko ang music box. Ah. Kung saan dyan sila ni Ate Aya Adela sa Alas, Arnel Ignacio, the time. Yeah. So, ang dami kong pinagdaanan, ayan, nag-extra ako sa mga pelikula din, nag-waiter ako. Pero sa gabi, dumadaan talaga ko sa comedy bar para kumanta. Kasi nagugustuhan ko na pag tinatawag ka sa stage, lalaitin ka. Gusto mo yun, friend? O gusto ko yun, kasi natatawa yung mga tao. So doon nag-start, and then ang pinakabongga talaga na na-discover ako, nung nag-punchline ako, doon ako na-discover ni late Direk V. De Ramas. Oh, si Direk Wen V. De Ramas. Yeah. The great Wen, yes, V. De Ramas. Of course, na tinulungan niya ko talaga. Siya ang gumawa sa akin para ngayon nag-artista na talaga ako dahil sa kanya. Tinan mo nga naman, ano, diba, pagka talagang pinangarap mo ng gusto isang bagay, tapos I'm sure prayerful ka, friend,
Sobra. Talagang, di ba, pagka talagang inadya ng Panginoon para sa atin, nakita niya yung perseverance mo, yung heart, yung desire ng heart mo, mabuti naman. Dream come true. Oo, kasi yung prayer ko talaga, sabi ko, Lord, sana bigyan mo ko ng isang tao na siya yung daan, tulay, para matupad yung pangarap ko. Yung friend, yung pagpapatawa mo, natural ba yan or inaral mo? Siguro, somehow na natutunan ko sa araw-araw ng mga na-encounter ko, oo, kaya lang meron na talaga akong sariling ako na spontaneous lang, na kung ano lang, tapos pinapalis mo rin, inaayos mo rin, tapos lagi kang evolve, lagi kang nagre-research, tapos makisabay ka kung anong trend ngayon, uso ngayon, kung current events ang pinag-usapan, dapat may dudugtong ka rin doon. Kasi pag nasa stage ka, pag wala kang dugtong, nga ka, baba, parang ganun eh. Tapos kung oras naman ng kantahan, dapat talagang marunong ka rin. Kasi pag hatian na ng tip, tapos wala kang ambag, nakakaya. So sa akin siguro, gift na talaga to ni Lord sa akin. Inano ko lang, pinaractice. Para ma-hone, para ma-perfect. Oo. Friend, di ba meron kang nag-viral? Yung si baby TikTok. Ay, oo. Natin. Talaga gusto mo makita? Oo. Po isang usapan. Ano? Deal to ha, dapat ha. Depende. Sumayaw ka rin. Sundin mo ako. Arte. Oh, sure. Gayahin mo ako ha. Okay. Okay. Here we go. Ganun yung kamay oh. Susunap mo na ganyan. Tapos, ganyan. Kailangan ba tayo para meron pang anto? Ganyan, ganyan lang. Yung parang i-feel mo talang niya. Bata ka, baby ganyan. Ba? Ganyan. Palikot. Ganyan, ganyan. Saya, mas diba? Bagay sa'yo, sa akin. Ganyan-ganyan pa, ganyan-ganyan sa puwet. Ganyan-ganyan. Ay, okay po. Ganyan-ganyan. Tapos may talon pa yan. Ang cute! Ganyan-ganyan. Oo. Ang ganyan ang expression mo sa akin, iba naman eh. Ano pa, no? Oh, wait, di ba parang baby? Mas natutuwa ako sa'yo pag ganyan. Ano ba? Kasi maganda siya eh. Sarili ko lalo. Sobra, ganda mo kasi. Oy, anong sad experience mo? Yun ang segue natin bigla. Ang sad, mga sad experiences ko siguro, yung nawala ang nanay ko, saka tatay ko, nawala ako doon sa kanila kasi nagtrabaho ko sa Manila. Pero umuwi naman ako doon with the help of some friends, si Nani Luis Manzano, Ate Nadia Montenegro, ganyan. So sila Ate Ai. So naka-uwi ako doon kay tinulungan nila ako. Tapos dito naman, ang mga sads dito, like yung... Nung baguhan ka, friend, paano? O yung ano ka, na-under ka, na-bubuli ka. Kasi bulihin talaga ako eh. Hindi ko nga alam eh, minsan nga, mula pagkabata ako, sa school kami, oo, kahit absent ako, pag may nawalang lapis, ako ikaw ang pinabibintangan. Oo. Pag ganito bang umuka, talaga hindi ko alam kung may nakadikit na talaga ditong ano, sumpa or whatsoever. Kaya lang, blessed tayo ngayon. Kaya ang mga sumpa na sinasabi natin, hindi naman totoo yun eh. Sa'yo na pag sumikap na lang yan eh, di ba? So, nung magsisimula ka, friends, yun yung unang artistang naging friendly sa'yo, di ba? Sa dami ko pinagdaanan, isa sa mga nakatrabaho ko na tinuring niya kong kaibigan, si Giselle Sanchez, Miss Ella Miss Saison, Aramina. Sila yun, nagpa-part-time PA ako sa kanila. Tapos, nung dumating na yung Ang TV, naging boss ko naman si Tito June Magdangal, yung father ni Julina Magdangal. Tapos, dinala ko Ang TV Live sa Iloilo, Bacolod, Cebu. O, diba? So, grabe, mga makulay yung buhay mo. Oo, that was 1995-1996, yung mga kapanahon na yun. So, kamusta naman ang love life natin? Happy ako ngayon kasi ngayong jowa ko ngayon, 19 years old. Wow, ang bilis ng sagot ah. Oo, diba? Diretso na tayo dyan kasi nga siyempre no, siyempre vlog mo to, hindi naman tayo pwede dito ng 1 hour, diba? Ang ganda nito, pag humingi isa ng GCash, pinipadalahan ko. Tapos ang sasabi niya, ang sabi ko sa kanya, Bae, I love you. Ay, sumasagot yun. Pag may GCash? Oo, tapos ang sagot niya sa akin, ano? I love you to lungan mo naman ako. Aray ko. Sa tuition pin. May dulo, may tulungan mo naman ako. Magkano monthly?
So, siyempre po, siguro mapapanood ito ng mga pamangkin ko. Bakit si Tito ang kunti-kunti pinadala sa amin? Tapos may mga magkano ka dyan na tanong? Monthly. So, siyempre po, nididibay ko yung kita ko. Nididibay ko kita ko sa pamilya ko, sa sarili ko, at saka sa diyowa. Kasi importante din yung tao nagpapasaya sa'yo eh. Na-heartbroken ka naman. Oo. Several times. Oo. Pero how do you get out of a broken heart? Siyempre laban talaga. Do you use your humor? Oo, kasi pag nasa States ka talaga, kalimutan mo talaga kung anong mayroong kang problema sa labas. Hindi, huwag mo na dalhin sa States. Kasi wala naman silang pakialam sa kung anong problema mo. Ang importante, nagbayad sila ng entrance just to enjoy. So dapat bigyan mo sila ng entertainment. Kaya nga may kasabihan na, the show must go on. Pag sakit ang ipin mo, yun ang pinakamas matindiring problema ng entertainer. Oo, gutom ka, makayanan mo pa yung gutom kasi inuma mo lang ang tubig. Once masakit ang ipin mo, wala kang bibili ng gamot. Pero tutuloy ka mag-show, bilang mo nakangiwi, ngigi ka, sumasakit na dito, nagpe-perform ka pa rin, akala nagpapatawa ka, pero ang ugat mo dito, oh, parang sa something na, oo, oh, oh. Gano'n yung kamata mo, oo. Oh. Friend, are you happy with your career? I'm super happy, thankful, and blessed talaga. Kasi kahit man dumaan man sa atin yung mga pandemic na to, pero ang importante, natuto tayo sa ating mga mali, at lalong tayong naging nagsumikap tayo para hindi na natin maranasan yung mga nakaraan. Friend! Yes, friend! Who are your three most favorite comedians or comedians sa industriya? Bukod sa'yo! Ito ha, pwede mong umirit ng five. Ang top five sige, ko sige, ha, comedian to ha, puro lang to babae. Kasi sa mga lalaki, alam naman natin ang daming magagaling eh. O, sa babae, si Miss I.I. de las Alas, Eugene Domingo, Pukwang, Rofa Miquinto, and Ethel Boba. Ay, great choices. Mm. Pero simple sa mga sa lalaki talaga, Mr. Dolphy talaga, the comedy king. Totoo, no? Tito Dolphy, Tito Dolphy. Tito Dolphy talaga. Ay, tika. Parang may naamoy ako. Ano yun? Ano ba yan? Naamoy mo bang naamoy ko? Teka naman, ha? Wala na ako. Matangos kasing ilong mo eh. Oo, ganyan nito mo. Ah, ganon. Uy. Mmm. Amoy bagong bake. Diba? Ay, teka. Ito tanungin natin. Ito si Madam, umukhang mayaman. Halika dito, Madam! Si Madam, may ano na kasi. Si Ms. Lyka. Hello, Ms. Lyka. Ang Lyka. Ay, akala ko ang Lyka yung James. Lyka James. Sorry po, ikaw pala may ari. Hi. Buti na lang napasyal kayo sa cafe namin. Nice to be here, Ms. Lyka. It's a beautiful, wonderful cafe. We love the coffee, we love the ambiance, we love everything. The food, grabe, sarap. Super. I'm glad you like it. Welcome kayo dito anytime. Thank you, thank you. Pero ano yung naamoy namin? Ako nga. Nagbibake ka ba, Ma'am Lyka? Yes. Actually, ako lahat, recipe ko lahat yan. Mga binibakes namin, the meals, lahat kami. Maganda na. Eto talented na. Pa, brainy businesswoman. Eto na. Gusto niyo bang mag-cake? Ano siyempre! Yes! Ano kayo turuan? Mga ano, actually lahat naman pwedeng, yung tuturo ko sa inyo, very basic, and kahit every household, pwede nilang gawin, but siyempre gagawin natin special. Para sa inyo yung dalawa. Sige. Palit tayo sa taas? Go! Let's go! Let's go! Hello friends! Nako, excited ako kasi napunta ko kami dito sa kusina ng Morie Cafe. Yes. We're here with the beauty's owner, Miss Lyka. Gagawa ko kami ng pastries. At ito na ha, nandito tayo ngayon sa kanyang kusina ko saan centralized aircon. Yun na nga. Nako, mabuti na banggit mo yan, friendship. Mm-hmm. Diba saka naman makakita ng kusina na air-conditioned at ang linis. Tama. Oh, ngayon, paano? Simulan okay. Na natin. So, man. Sabi sa inyo kanina, gagawa tayo. Tuturo ko kayo na mag-bake. So, ang bake natin is banana muffins with nuts and chocolates. Mm-hmm. Our ingredients natin for our banana muffins is we have flour and banana. Saging banana. Mm-hmm. Also, we will be needing eggs, milk, vegetable oil. Actually, we only use vegetable oil. Also, we have brown sugar, white sugar, salt, vanilla, and
salt? Baking soda. Mm-hmm. And for our toppings, we will be using walnuts. Oh my favorite can, walnuts. Yes, and dark chocolate chips. Healthy. And almond. And almond alam slivers. Alam mo, friend, Miss Snooky, na-notice ko lang, lahat talaga na nagbe-bake, laging Inglesera. Oo nga. Oo, pang mayaman na ba talaga to? Feeling daw. Diba? O, tawagin nyo lang ako pag Tagalog na, ha? Okay, go. And pinaka-main ingredients na huwag na huwag niyong kakalimutan para maging special to. Dapat, we do this with love. With love. Oh. Ay, nasa yung love ko? Wait, ano sa school? Ay! Sa school, ha? Alam mo ba, mahal ba tuition fee, friend? Parang dalawang sang bigas. Oh, okay. Mahal na rin. Okay, so, first, imamash, kailangan natin imash yung banana. So, ito na. Mukhang kaya mo to. Okay. So, nung dinignan mong banana, tapos hindi ka mumukha ko, parang dito ako lagi, ganito. Similarity kasi. Oh, imash mo na. Okay, monkey. Yan. Kaya, yan. Galing. Kapag imash niya yan, ang gagawin ko, madam? Ikaw naman maglalagay ng mga dry ingredients. Unahin mo natin mga dry ingredients. Brown sugar. This one? Yep. Iba talaga pag may ari ka, no? Barabanan nila na kamay. Tinapon lang. Tandaan, with love. With yes, love. With love, with feelings. Dapat nakasmile ka. Smile ka. Kagaya sa inyong dalawa, parang di bagay na inutusan mo siya. Oh, ako man. Kaya mag-utos ngayon sa inyong dalawa. Ako na yung boss dito. Pwede naman, wala. Yes, kailangan wala na siyang buo. Alam niyo, tagal ko nang hindi nag-bake halata kasi hindi na ako marunong humawak ng ulo. Actually, we can use naman mixer. Pero syempre, kailangan mag-e-effort tayo. Mm. Tama, exercise. After this, we will put yung mga wet ingredients na. First is the milk. Yeah. Dahan-dahan po ba ang pag, ano, or... As in, dump lang everything. Mm. Ang galing naman na to. Vegetable oil. Kakatuwa. Vegetable oil? Yep. Ang dami palang nilalagay, no? Ang mantikang hindi natutulog? Ang mantikang hindi natutulog. Hindi kayong mantika, no? Yung adik ko. Hindi na nga hindi natutulog. Yung nakagilat yung mata. Workaholic siya. And then, the eggs. Actually, hindi naman yung pagmamash mo ng pagmang banana. Hindi kailangan durog na durog siya. Kasi sometimes, pag nagbabay tayo ng banana muffins, gusto natin na napipil natin. Napipil natin. Buo yung saging. Correct. At iba talaga, pag buo ang saging, maramdaman mo ang sarap. Nang saging? Nang saging. Okay, ano ko our lang. Next, ilalagay na yung flour. Dump it yan, all ano, in again. Yan, ano. Actually, na-safe na yan kanina, so dump it all. Oh, dapat nga may ano dito eh, may Versace. Bakit? Versace on the flour. Ay! You like it? I like that. Okay, ayan, na po. So na-mix yes. Na natin. So next, ayan, maglalagay na tayo sa... Ah, ito bubun-bubun na lang? Yeah, this are, this will be our toppings. Dumating na tayo sa exciting part! Ano to? Ano to? Maglalagay tayo ng first, yung chocolate. Saan natin after ipapasok? After this, i-bake natin siya sa oven. Papasok? Ayan, yes. Papasok na. Sige. Pangarin mo. Careful. Yes. Okay. Yeah. Yay! Thank you! First time mo to, nag-bake. Yeah. Yes, first time. Oh, this is it! Ito na nga! Sobrang taas ng moment of truth. Ko, ito na yung moment of truth, friend. Yeah. It's a moment of truth. Na-na-na-na. Perfect. Ang galing talaga natin ang luto. Ang galing! Ang galing ng picture natin. Kasi nga mausay si Miss, ano, si Miss Lyka magturo sa akin. Kaya no wonder na ang dami pumupunta dito sa Morie Cafe. Morie Cafe. Kasi binabalik-balikan talaga ang kanyang product. Pastries, sa kanyang, huh? Oh, pastries. Saka, guys, kailangan ho, tikman nyo. Lahat ng mga produkto dito sa Morie's Cafe. Final question. Bakit nga ba Atak ang name mo? Ito na nga. Kasi nung ano, nung bago pa lang ko sa Music Box, nung early 90s yun, may pelikula na The Attack of the 50-Foot Woman. Ngayon, pag ni-request ko yung pangalan ko nakakanta, pag tinawag Ronnie, saan na si Ronnie dito ko pangalan? Saan yung guest natin nakakanta si Ronnie? Siguro matangkad to, sabi ni Kuya Arnel Ignacio. Pag dating ko ng stage, kunwari hindi pa ako nakita, siguro matangkad to si Ronnie. Sabi ng mga tao, andiyan na sa tabi mo, ah, nandito ko na pala.
Diyos, kung batang ito, parang tangki ng parang gasol. Kaya doon nag-start na attack ang taong gasol. Attack ang taong gasol, tapos hanggang attack na talaga. Kasi minsan, nung natuto na ako, nangangatak na ako sa stage. Oh, diba? Gusto ko yun, gusto ko yun, gusto ko yun. So maliwanag na. Maliwanag na po. Ayan. Maraming salamat. Words to ponder. John chapter 13, verse 34. I am giving you a new commandment, that you love one another, just as I have loved you, that you also love one another. Sa mga panahon pong ito, mahirap po sigurong magmahal, mahirap magpatawad. Pero alalahanin po natin na ang Diyos po ang unang nagmahal at nagpatawad sa ating lahat. Sino po tayo para hindi magmahal at magpatawad kung ang Diyos nga nakakapagpatawad? Tayong tao pa kaya? Pero maraming salamat sa iyo. You're always welcome and I'm so blessed talaga at saka thankful na nakasama kita kasi parang alam mo yon yung pangarap mo makatrabaho, idol mo, tapos ngayon nakatrabaho mo sa, so hindi ka ba matutuwa yon? Ang tawag ko nga sa'yo parang ganyan, may tagline ako eh, a friend like you is a dream come true. Oh, ah, lago na naman yan. Ganda naman, oh. Ang galing na. Anyways, I would like to give my special thanks to Morie Cafe at 76 Kamuning Road, Quezon City. And of course, keep the beautiful Ma'am Lyka. Miss Lyka, yes, thank Miss you Lyka, so much. Thank you very much po for accommodating us and for being so kind to us. Oh, social media channels mo. Oo, nasa TikTok ako sa Atak Star. Tapos meron akong page na Atak Star Araña. Okay. Tapos ang IG ko, Atak 88. Kakaumpisa ko pala, 1,000 plus pa lang po. Parang awa nyo na po. Sa 1,000 plus po yun, puro pamilya ko pa lang dyan. Yung dalawa nga po, nagbitaw na. So magkano, ilan na lang natira. Support niyo po ang vlog ng ating kaibigan, ng ating pinakamamahal na si Atak. Don't forget to push the notification bell and then like, share, and please subscribe. Thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. I'd like to thank also Miss Suzzanne Jocson-Bangsil. Special yes. mention for styling me today. And mga kaibigan, friends, always remember, rain or shine, friends, friends tayo. Tayo. Salamat po. Ano ulit? Dan. Gilsag.